stay tuned for the next episode. Only here on Z81 Radio, Manila. Hello, good evening, good morning, and good afternoon sa ating mga ka-rainbow mula sa iba't ibang panig ng mundo in different time zones. Kung saan ka mang sulok ng mundo, mga ka-rainbow, ikaw ay hindi nag-iisa. At sasamahan namin kayo tuwing Sabado from 9 to 11 p.m. Philippine time. Dito lang sa nag-iisang makulay na chikahan with a heart ng social media, ang Rainbow Society on V81 Radio Worldwide. We are now streaming live on Facebook and on our YouTube channel. This is JV, your host. Andito na naman kami sa ang aking mga kumukutitap na mga kasama, sina Nathan D. and John Alicius. Parang traffic kami doon na. Magandang gabi, magandang umaga all over the world. Hello, nandito na naman po. Na-traffic lang ng konti. Correct. Hello, hello everybody worldwide. O di ba, worldwide tayo in Canada. Correct. And marami pang sulok sa mundo. Hello, hello. Mm-hmm. Welcome to Rainbow Society. At ito ang tanong, anong special sa ating Mother Superior guest? Ano nga ba? Yung gabi. Tanong nyo. Ay, ano nga ba? Ano? Kasi, ano nga ba? Meron siyang i-reveal sa ating mga viewers at ibabahagi karanasan, ha? Take note, ibabahaging karanasan na magbibigay aral sa lahat ng mga nanay, lalo na yung mga magulang dyan na hindi pa rin tanggap ang LGBT member ng family. So tonight, ngayong gabi, some inspiring stories of acceptance and coming out as well as believing in our strength, our passion, and the talents that God has given us. Bukod dyan, Nathan D., ano pa bang mga chikahan? Nako, alam mo naman, di ba, first, ano natin, ano pang ilang days na ba tayo? Fifth day ba? O sixth day na ata, di ba? Ng GCQ. Yes, we just moved to GCQ sa Metro Manila. So, kailangan pa rin nating mag-ingat, lalo na sa ating kasusugan. Pag lumabas tayo mga ka-rainbow, di ba, marami ang natatakot na lumabas. At dahil dyan, ang guest natin, kay sabi ni Coach Portia, na isang health and wellness coach. So, tuturuan niya tayo ng mga tips, ng mga kung ano-ano, di ba, na para pampataas ng ating immune system, para iwas sakit, keeping ourselves fit and healthy. O, di ba, Jonalicious? What do you think? Agree ako dyan, but alam niyo ba, JB, ay naku, day, ang gaganda ng mga sinabi niyo. Pero hindi lang yan ang magiging topic natin ngayong gabi dahil first time ito sa Rainbow Society, sa ating programa, magkakaroon tayo ng Papilicious of the Week of the Month. Kaya abangan nila yan dahil makikilala natin siya mamay dahil may papandisal pa itong ating Papilicious na talaga naman ikaka-exorize nyo at kakakilig. Alam mo na, ito na inaabangan ng ating mga kabek at talaga namang ewan ko lang kung hindi sila mag-inat. Dahil kanina ako kanina pa kinikilig dyan, JV and Nathan D. Kaya abangan nila yan. Going back to June. June is Pride Month. And this time, wala tayong Pride March. Sa totoo lang. Oh, pero dahil natatakot sa Marcha, di ba? Tapos, ang daming, well, alam mo naman yung Marcha natin, palaging masaya, di ba? So, takot sila. Takot silang lumabas. Para ligtas sila sa COVID-19, di ba? Correct. Pwede naman tayong mag-celebrate, Nathan and JB, na wala tayo sa kalsada. Like, pwede tayong magsabit ng mga watawat na may kulay o rainbow sa ating mga silid, sa ating mga kwarto, para lang maipakita natin ating pagsuporta sa ating Gay Pride Month ngayon. So, ayun. So, kaya gamitin na natin yan, i-post sa social media para makita ang sangkabaklaan. Hindi kaya ng COVID-19 na pigilan ang pride ng mga best natin. Ang pride celebration ngayong buwan. So alam correct, nyo na. Correct. Tama, tama. Wala makakapigil sa ating pag-celebrate ng ating Pride Month. Aside from Pride Month, mga ka-rainbow, we will also be celebrating our Independence Day. And if I am correct, that will be our 122nd Independence Day. Wow, since 122nd. 2008. Oh, nag-research ako ha. 22 ako. Oo. Actually, 122nd. Alam mo, speaking of Independence Day, mga ka-Becks at mga ka-Magang at mga ka-Rainbow, ito talaga na lang isipin na naisip na tanong sa natin sa in relation to LGBT.
di ba? Meron kayang mga ka-rainbow natin na sa panahon ng revolusyon ay, alam mo na, may ka-rainbow ba nung Spanish colonization, lalo na nung pre-Hispanic time. Ano kaya ang sitwasyon natin noon, yung mga ka-rainbow natin? Yun lang naman at nang naglalaro sa isip ko, you know, meron kaya? Diba? Ay, naku Nathan, alam mo, you know, I'm sure meron tayong mga ka-rainbow nung nakarang panahon. Wala lang nakaisip na magsulat ng kanilang mga istorya at saka maraming kluseto noon siguro sa panahon ng revolusyon dahil kaon... Dahil takot ang majombag ang atitakoy ng kanilang mga pamilya dahil alam mo na hindi pa naman sila civilized noon, di ba? Alam mo na mga kanilang mga kasuotan, di ba? So walang rampa-rampa, no? By the way, golden anniversary ng Gay Pride March sa US this month. Insakto 50 years ago mula nang ginawa ang kauna-unahang Pride March doon. This month. Actually, speaking of independence, one of the forerunners of independence ay ano, alam nyo ba na one of the forerunners of independence ay France. At doon ginawa, ginagyan nila ng Pride colors ang Arc de Triomphe, di ba? Meron yan ni, pakita mo nga. Pakita natin, nga, JB, o pakita mo. Pakita natin. Ganda. Curious ako. Curious ako dyan. O, pagpasok ng June, pagpasok ng June, ginawa nila, nilagyan nila ng lights. Ang ganda-ganda. Oh, wow. Ayan. Asa? Oh, di ba? Anong pangalan niyan again? Nathan D? Ano? Arc de Triomphe. Oh, di ba? Arc de Triomphe. Kasi Arc of Liberty and Pride. Oh, di ba? Pride, di ba? Arc of Triumph. Arc of Triumph. Yeah, ang ganda. Arc of Triumph. Ganda. So, ginawa nilang ano yan, ginawa nilang for a day, nilagyan ng for a night. Actually, until now ata, nakalagay pa rin ang Pride colors. Ang ganda, oh. Wow, sana mayroon din tayo yan dito. Special ang ating guest ngayon, ha? Ah, yes. Interior segment. Okay. Now, she works as a PR consultant. She's also a playwright. At siya ang nagsulat ng isang kakaibang dula na may kinalaman sa kiwa at inner gifts ng kamalayang Pinoy. Wow. Galing. Yeah. Mm-mm. She's a member of a group of Jungian practitioners in Manila. Mm-hmm. Strong woman and a mother of 7 sons. 7 anak na lalaki. 7? Seven talaga? Oh, yes. Yes. 7 sons. Mm-hmm. Now, how many do you know at this time and age na isang ina na may 7 na anak na lalaki? In fact, parang 8 pa nga eh kasi yung tatay, di ba? So, sabagay. 8 lalaki. Kalimutan mo na. Ayoko mahula. Mintayin ko na. She's the only woman in the family, the queen of the household, so to speak. Not knowing that one day, a princess will emerge from the... Mga ka-rainbow, let us welcome Miss Ruby Villavicencio Paurong. Yay! Hi! Hello! Magandang gabi! Hi, Ruby! Welcome to Rainbow Society, Miss Ruby! Welcome! Hi! Good evening! And congratulations! Happy Pride Month! Miss Ruby, kwento mga sa amin kung bakit ka naging isang ally o kakampi ng mga LGBTQIA+. So, na nabanggit nyo nga na from the 7 boys, galing naman ang description. Princess, who I love so much. And so, you'd like to know the process? Kung paano siya from the ang pangalan niya ay Kipi Paurong, and at a certain point, you know, the king became a queen. I was also calling her king, Kipi King. Yes. So when nung bata siya, about 3, 4, 5, and meron kami neighbors na mga babae, pupunta siya doon at naglalaro sila ng manika. Manika. Oo. But since paligid niya ay puro lalaki, so talagang
there was a lot of rough play, boys games, boys no high school siya, naging evidence sa kanya, sa akin, na mas lumambot talaga ang pagkilos niya. Because early on, he trained in football, tapos later on, tennis. So, athlete siya. Tapos noong high school, mas ginusto na niyang maging part ng volleyball. Pakita natin ang ating picture. Ayan, nasaan siya dyan? Wow. Yung naka-strap. Black. Strap. Ah, naka-strap. Ayun. Ayan. Oo, the only daughter. Diba? Christmas of 2018 yan. Nako, ang gagwapo ng mga kapatid, ha? Oo nga. Ito mga kuya niya, ito lahat. Mga kuya niya lahat. Miss Rubin, gusto mo bang dagdagan ng anak na babae? No. Parang skinny pattern na yan ng Bible. Oo. So yan din. Ay, ang cute. Yan, cute. Si Kipi dyan, si Kipi. Si Kipi. Siya yung pinaka-baby dyan sa picture. Ito na siya. Ayan siya! Beautiful naman pala. Guwapo ah, guwapo. Maganda siya, hindi siya guwapo. Guwapo at maganda. Ayan na. Transform mo siya dito. Fresh. Oo, magaling ang... Magaling ka mag-spike. Tapos dito sa naka-red shirt siya, ano siya, yung tinatawag nilang Orsem. He was one of the parang nag-orient ng mga incoming freshman. Sophomore na siya niyan sa Ateneo. Wow. Okay. Oh, gorgeous. Diba? Yan. Nalumo ako. After graduation niya. Tapos dito sa, ano ba ito? Hong Kong ba ito? Or, I think that's Hong Kong. Mm-mm. Oh! Oh, see? Ay! Diba? Ang ano masasabi mo, journalistious? Oo, at tulad na my footsteps sa fashion. Follow my footsteps. Tareng! Ganda. Hindi, perfect siya. Gusto niya maging stylist. Stylist. Mm-hmm. Oh, that's it. Yeah. And here. Ayan. Oh. Girl. Oh, pinili namin yung kanyang kasi doon sa annual nila meron silang different kinds of outfit. So itong nasa kanan na pula, 'yun ang ginamit sa Ateneo yearbook niya. Ganda. Parang siya fashion model, parang siya model, no? Model. Model. Pero tumaba na yata siya ngayong lockdown. Everybody. Ang ganda ng shot na yan na dollhouse. Ang ganda-ganda niya. I think tumulong din siya sa pag-style ng shot na yan. Mahilig din siya sa photography. Mag-styling. Oo. Yes. My taste si Karina. Oo, mana sa nanay. Siyempre. Ayan. Meron pa ba? Oh. Wala na. That's the end of the slideshow. Ano masasabi mo niyan, Jonalicious? Okay na ba yan? Masasabi ko kay... Ang pangalan ng anak mo, ma? Kipi. But, kay Kipi. Napakaswerte niya to have a mommy like me. Tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know.